Isang mapagpalang magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay February 23, 2024 at ang oras ay 11:26 AM. Okay. Una at higit sa lahat, wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, ginadakila, nilulwalhati, sinasamba, pinasasalamatan ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. No, maraming salamat. Apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ang elemento ng tubig, ang elemento ng hangin at ng elemento ng lupa at sa apat na direksyon nito from the north, east, west, south. Okay. Mga mahal kong mga kapatid, kumusta ang bawat isa sa inyong lahat? Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kahayagan ng mga kaisipan, kapatawaran, pag-ibig ay sumasa atin lahat. Okay. Sa pagkakataon nito, mga mahal kong kapatid, katulad ng sinasabi ko, anytime ay pwede akong mag-ano sa inyo, magbigay sa inyo ng update. Okay. Marami kasi akong natatanggap ng mga message ba ng mga personal PM, no? Number one, itong sinasabi that mayroon na naman kasi nagsasabi, ang Maharlika is only the patibong, no? Alam niyo even the Bible of the Christian, no? Even the Bible in the Christian, and I don't know kung sa Quran ay nandyan, but in the Bible of the Christian, ang Maharlika kingdom, ang Maharlika na kaharian ay nakabanggit po dyan sa Biblia, no? Hindi ko lang naano yung ano ko kasi mayroon inaantay inyong kapatid, may inaantay ang aban inyong lingkod sapagkat ito yung sinasabi ko that kung ang iba ay sobrang busy para ipakilala ang mga sarili that who they are, ang aban inyong lingkod ay busy para sa paghahanda sa hinaharap. Okay? Kasi katulad ng sinasabi ko, alam niyo year 2023, batid ninyo na talagang inihayag, you know, magsipaghanda ang lahat, blah, 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 etc. So, although that lahat yan ay naka-prophecy, lahat yan ay paalala or pinapaalalahanan ulit ang mga buong sangkatauhan. So, ito yung may kinalaman sa ano, kasi na nanotice ko, no, thank you so much, no, sa ibinigay ng karunungan ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Ito, panawagan ko dyan sa, ito, i-ano ko lang, i-highlights ko lang sa inyo. Nakita nyo yan, nakita nyo yan, may nakalagay dyan, December, ayan, December, sandali lang. Asan na ba yun? Ayan, no, may oras pa yan, no. Ayan, no, December 2023, 2100 hours. Alam niyo mga mahal kong kapatid, kung ano ang ibig sabihin niyan. Ito po palang ating central bank ay ito ay binigyan ng notice ng World Bank. Bibigyan ko kayo ng sample dito ha. Alam niyo kung bakit ko binabahagi ito. May kinalaman kasi ito sa mga bagay kung bakit walang nare-release. Ha? Mag-throwback tayo ng konti. Naalala nyo ba yung issue na ang GCash ay mawawala noong February 10? So marami din po nag-ano sa akin noon, marami din po kasing nag-PM sa akin yun. How true? Imagine, ako na hindi taga-Globe, no? Ako ang hinihingian ng idea, ng explanation, but ginawa ko ang abot ng aking makakaya to explain people, no? Sa madlang people. So in-explain ko yan that GCash ay hindi mawawala bagkos meron lang silang mga ginagawa ni ganito ganyan. O ngayon nawala ba ang GCash? 'Di ba wala? So the bottom line is paano ko siya na-explain? I am not the employee. Higit sa lahat, hindi rin ako ang may-ari ng GCash or ng Globe, but bakit ko siya na-explain? Dahil lahat ng mga ito, lahatin ko na, so very ano to, baka yung sa iba medyo papagting-antingan ito. Lahat po ng negosyo, wag na muna tayong lumabas sa ibang bansa, dito na lang tayo sa ating Maharlika Kingdom, no, sa Maharlika Nation natin. Lahat po ng negosyo dito sa atin, sa loob ng ating bansa, iisa lang po ang may-ari niyan. Kung like for example, yung mga Jollibee, McDonald's, whatsoever dyan ng mga establishment, at lahat ng bangko, iisa lang po ang may-ari niyan. Okay?
Iisa lang ang mayari. Kaya nga, back to zero yan lahat. So ngayon, tingnan ninyo ha. Kasi, paano ko siya na-access, no? Ano ba ang nilagay dito? Kasi hindi ko lang masyado ito i-broadcast, makinike. Kasi this is the one of the hindrance. Bakit hindi nare-release ang pera? Bakit? If you are the keeper, you are... Sorry for my words, but this is the truth. Pag sinabi mong keeper, ikaw ay taga-pamahala, taga-pangalaga. No? Iba ang keeper, iba ang tinatawag, yung sinasabing signatory, iba yung mag-a-approve. So, the hindrance sa lahat kung bakit hindi nare-release ang mga pinagkakaguluhan, no? Sapagkat walang mag-a-approve, at kung may mag-a-approve, sino ang mag-a-approve, no? Sino ang mag-a-approve sa bagay na yun? Because even our president, no? Noong una pa man at ngayon sa kasalukuyan, wala siyang authority to approve. That's why our money now is fiat, still fiat money. Yung sinasabi na mag-i-end ang fiat money, yes, mag-i-end siya, pero lahat po yan ay ang makakapagwakas yan ay isang tuldok lamang. So, mamaya babasahin ko itong dito ha, kasi this is not my own understanding. Katulad ng sinabi ko, maging ang aba ninyong lingkod, hindi po ako ang nag-program yan since the beginning. Liliwanagin ko sa inyo ha, hindi po ang aba ninyong lingkod ang nag-program yan since the beginning. Instead, ang aking pinagmulan, kung bakit ako ngayon nakakapag-wika at nakakapag-explain, sapagkat ang nag-program yan ay yung aking pinagmulan. Kaya nga, kung tutuusin mo, bakit sinasabi ni Dr. Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan? Sapagkat ito na yung moment natin. Ito na yun kasi nakaprogram lahat yan. Mantakin ninyo ha. Bakit ang Central Bank? Central Bank na mismo yan. No? Bakit nag-iiba ang logo niyan? No? Central Bank na yan, pero bakit nag-iiba ang logo niyan? Bakit nag-change tayo ng pera? Kasi yung pera na yan ay may mga nakabatay dyan na program. So, what I mean itong gina-emphasize ko sa inyo, no? Kasi meron nag-ano sa akin, actually po ako po ay busy kasi meron po akong mga taong inaantay. So, ito yung, by the way, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, sapagkat ito yung sinasabi ng aking Kuya Emmanuel, no? Maubusan na kayo ng yaman, pati yabang, kaya yung iba nandun na sa simenteryo, they cannot open it. Kung nagsalita man ako niyan, gusto kong liliwanagin sa inyo, kung ipinagkalooban sa akin ng isang bagay to open it, hindi naman po ibig sabihin na ako ang may-ari niyan. Hindi po katulad ang inyong abang lingkod sa iba na inaangkin na akin niyan. That's why they are declaring themselves na they are the king and the queen, no? Ang aba ninyong lingkod, hindi. Kung ipinagkaloob man sa akin ang isang bagay, no? Where is my key, mahal? Where is my key? Where is my susi? Okay, kuya, pahiram na ng susi mo. Ididimo ko lang sa inyo. This is the key. No, this is the key. Ito, susi yan. No? Ang motor nandoon sa labas. Itong susi na ito, no? Although na ang sasakyan ay nandoon sa loob, napag-drive ba ni kuya ito, napatakbo man niya ito, pero yung sasakyan, nakarehistro sa aking pangalan. So, it doesn't mean na ito, marunong akong mag-drive, marunong akong magbukas, ay yung sasakyan na tumatakbo ay akin na. No? Okay, uulitin ko. Like for example, makinig kayong lahat ha, kasi para maunawaan ninyo, alam niyo ang sinasabi ko to reveal the truth because the truth shall set us free. Reklamo kayo ng reklamo, walang na-release. No, biktima kayo, ititira kayo, but binibigyan kayo ng tao, binibigyan kayo ng nagmi-mensahe sa Diyos. So, makinig kayo ha. Ito susi to, di ba? Ayan, susi to. Dalawa ang susi, okay? Kuya, saan ang susi dito sa motor? Itong bilog? Okay. Dalawa ang susi nito. Ngayon, itong bilog ay ito yung susi sa motor.
So ito, pag ito ang ginamit ko, hindi po yan tatakbo ang motor kasi hindi po yun ang susi. Okay? Walang pinagkaiba yan sa mga accounts na pinagkakaguluhan ninyo. No? That's why ang ating World Bank and the Federal, bakit nangangailangan siya ng exhibit? And without exhibit, ay walang mapaprocess. Kaya yung sinasabi na magre-release. Diyos ko, patawad Panginoon. Second, kahit sabihin natin na mayroon exhibit, kung hindi naman yon ang nakaprogram, so nothing. Ulitin ko, this is the susi. Ito yung susi doon sa motor. Okay. Marunong ako mag-drive, marunong ako magpatakbo. Hindi ibig sabihin na napatakbo ko yung sasakyan dahil marunong ako mag-drive at nasakin ng susi, yung isang motor or tricycle or sasakyan ay akin na yon. Bagkos may nakapangalan doon. Binigyan lang ako ng authority ng may-ari ng sasakyan dahil marunong ako mag-drive, marunong ako magpaandar, that's why napaandar ko. Wala pong pinagkaiba yan dito sa lahat ng pinagkakaguluhan na mga kayamanan na pinagkakaguluhan ng lahat na lalo na doon sa mga gahaman, no? Didirektahin ko kayo, gahaman ng kapangyarihan at ng kayamanan. Kaya nga nag-away-away itong sikat na dalawang pamilya just because of power and kayamanan. Dagdagan pa yung iba ng mga royal family, mga anak ni Pilato, mga bla bla bla, no? So, yan po ang ibig kong sabihin. Katulad po sa akin, hindi nangangahulugan kung sakasakali man. Ginamit ako, ako ang ginamit ng Panginoon to open it. Hindi po nangangahulugan na akin po yan. Okay? Hindi po nangangahulugan na akin yan. Okay? Gusto kong liliwa, hindi po ako katulad ng iba na ako ganito ganyan because itong mga ginagalawan natin, as what I have said, no? Naayos na ba? O kung hindi naayos, eh, baka hindi pinahinutulutan ng Espiritu. Katulad ng ginagalawan natin ngayon, ano? Kaya huwag kayong magagalit sa akin. Alam niyo kung ano ibig sabihin nito? Central Bank, makinig kayo sa akin. Ayan, oh, maliwanag yan, oh. Ayan, oh. December 15 December 23 2100 hours. Ah, ayan, no? At mayroong nakalagay dito regarding ito sa ano. Itong Central Bank sa halip na hanapin ang buong katotohanan. Kayo rin sinamantala niyo rin ng iba, no? Wala lang napili, no? May nalalaman pa kayo pa issue diyan. Ay, nako, talaga iwan ko sa iyo. Okay, nakalagay dito description na status of certain investment funds, no, under portfolio investment for purposes, ha, of regulation blank. Ayoko ibanggit lahat. And the reporting requirements under part blank kasi ayoko maano to eh dahil ayan na naman yung mga copycat of FDIC regulation. O, ayan. Nakalagay yan, no? Maliwanag yan. FDIC. Sala ba yun? Ayan, no? O, ayan, no? Maliwanag. O, paano ko ba ipindot to? O, paano ko ba ito ipindot? Sandali. O. Ayan, no? Nabaliktad. Ang kurimaw. Na. Ay, nako. Naasar talaga ako. Ayan, no? FDIC. FDIC. Ayan, no? Maliwanag. Baliktad. O, ayan, no? FDIC man yan. FDIC. Ito yung nasa system. Kayong mga taga Central Bank, ha? Kayo ay inanuhan kayo ng ano ng World Bank, no? Sa halip na ayusin niyo 'yan, sinamantala niyo rin yung ibang tao. Na? Mga putrages, 'yan ang sinasabi ko. Hala, magsindikatuhan kayo diyan. Kahit ipatawag niyo ako because I have an evidence eh. Oh, ayan oh. Oh, ang tanong, may pera ba? And take note, ha? Kayo talaga. Itong kawawa yung ating mga kababayan, no? Mayroong, liliwanagin ko ha, mayroong mga dokumento na inaayos. Yes, oo, totoo yon. But the problem is, where is the signatory? Pag sinabi mo talagang signatory, siya talaga ang mag-a-approve. Okay, halimbawa ha, ganito. Ako yung nag-drive ng sasakyan.
nasa akin ng susi, binigyan ako ng ano eh, binigyan ako ng tawag nito, binigyan ako ng kapaintulutan ni Kuya, siyang may-ari ng sasakyan. Pag once na makabagga yung sasakyan, ha, kahit ako nag-drive, may liabilities pa rin doon ng may-ari dahil yun ang nakarisos sasakyan. Same with accounts na pinagkakaguluhan ninyo, no? Same with accounts na pinagkakaguluhan ninyo. Okay, gusto kong iliwanag sa mga utak ninyo. Ah, Central Bank, makinig kayo dyan, no? Maging kayo, ay nagpapatayan kayo dyan, no? Nagpapatayan kayo dyan, yung mga ibang mga ano ng gobyerno, just because of money. Nagpapatayan kayo, wala pa nga, na? And binabalaan ko lahat, ito ha, ito pinakamasakit ito eh. Yun bang issue na mag-release, na may mga kapirahan na mag-release? Yan na naman po ay connivance na naman po yan. Gusto nyo bang mangyari sa atin dito sa Maharlika Kingdom ang nangyari sa Malaysia na nandoon yung mayroon siyang positive na bagay, pero ang ending nun mahulog pa rin sa negative. Why? Yung nangyari sa Malaysia, kung hindi ako nagkakamali, maganda yung ano dahil ang mga tao binigyan ng ano dahil release nga. But the fact, nagkaroon ng connivance doon, no? Itong mga nagko-commodities, yung sasabihin nila na may pera, may budget sa HSBC, sino nagsabi sa inyo may budget sa HSBC? Because HSBC ay napakalaki ang problema sa Federal Reserve. Yan sila ay pinamultahan yan sila just because of commodities na kanilang pinagagalawan, no? Bakit nag-close ang Citibank? What is the reason behind bakit nag-close ang Citibank? Eh kung sasabihin ko sa inyo, may kinalaman yan sa commodities. Sige, patawag ninyo ko, kaya kong patunayan yan. Ha? Central Bank, ha? Very good. Very good. Ha? Ang kawawa dito, yung mga tao na pamimber kay mag-release ng ATM. May nagtanong sa akin regarding sa Zion, no? Yung dito sa Bukas Grande. Katulad ng sinasabi ko, naka-program na yan. But sino ang mag-a-approve? Sino? Sino ang mag-a-approve? Ano ba ang sinabi? Hanapin ninyo ang katotohanan, no? Upang lahat ng bagay idaragdag sa atin, no? Alam ninyo, sa totoo lang, ayaan nyo, dahil ang totoo naman yan, ang tao kahit anong pagpaplano, ang Diyos ang magtatakda sa lahat ng bagay, no? Napakaliwanag dito. Oh, tingnan ninyo ha. Pati climate change, pinag-uusapan ng World Bank, ng Fed, no? Pati climate change. Ito, hindi ko lang ito maaaring i-post dito sa FB dahil marami ang mga trying hard copycat, no? Idideklara nilang sarili na datay am sa halip na purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, no? Alam niyo sa totoo lang, nalulungkot ako dito sa naano ko sa akin. Sabi ko nga sa inyo, I am very busy, pero magdikta ang espiritu ba na that lady mean, you need to reveal this one. Napakaliwanag, hindi ba ito galing sa akin, ha? Klaro ang nandito. Kayong mga taga Central Bank kayo, no? At ang taga Mulacanang, that is the real dapat itawag diyan, no? Mulacanang, no? Kumusta ang tinatawag ninyong forbidden room, no? December, nag-vlog ako that mayroon diyang forbidden room, blah blah blah. Oh, ang mga kurimaw nag-ritual diyan. Wala kayong may tatago sa akin, nakaka-monitor kayo sa akin. Mag-ritual o ano, ilang araw kayo nag-ritual? Pati ewan ko lang kung sumali yung nagbudyong-bunjong diyan. O ano, nagbukas ba? Ah, yung mga sinasabing royal family na mga may mga DNA na 9999. O ano na? Kumusta na king lahat hanggang ngayon? Ang Maharlika Kingdom, yan po ay totoo. Isa lang po ang Maharlika Kingdom. Isa lang po ang Maharlika Kingdom na registered. Ha?
Isa lang. Isa lang ang Maharlika Kingdom. Kaya itong naglilipana ng Maharlika, sino ba ang nagpasimuno para yan ay kumalat? No? Sino ba nagpasimuno niyan? Sino ba nagpasimuno? No? So, yung sasabihin, pangalanan ko na, that Maharlika ay ginawa lang do patibong. No! No? Maharlika Kingdom ay totoo. Isa lang talaga ang naka-registered. Isa lang po ang foundation na naka-registered sa lahat o sa buong mundo. Isa lang po ang foundation na naka-registered para sa global wealth. Ah, ako ito, ang aba ninyong lingkod, ay naghahayag ng tahasan sa inyo para sa kaalaman ng lahat. Isa lang ang narehistro na foundation sa buong mundo pagdating ng global wealth. Okay? Pagdating ng global wealth. Isa lang. Isa lang, isa lang, isa lang, isa lang, isa lang. No? Kung mayroon mang mga foundations na naglilitawan ngayon, sad to say, I'm so sorry. Siguro, maaari islang punduhan. Depende yan sa approval. No, depende yan sa approval, no? Kaya nga lahat ng pinili ay pipiliin pa, lahat ng sinala ay sasalain pa, no? Alam ninyo mga mahal kong kapatid, ang aba ninyong lingkod ay pinapaabot ko ang mensahe sa mga tunay na 7-star general. Bakit sila tinawag ng 7-star? Hindi yung isang tao may 7-star siyang ranggo, no. Ang tinatawag na 7-star general ay 7 tao po yan. 7 tao po yan ang sinasabing 7-star general, hindi po iisang tao lamang. Ha? Hindi po iisang tao lamang yan. 7 po yan. It represents the 7 continent of the world. And per continent has a code in the global wealth. Kaya nga, pag-implement yan, hindi lang yan dito sa Maharlika Kingdom. Maging sa buong mundo yan. Kaya nga, titingalain ng buong mundo ang Maharlika Kingdom, hindi sa pamamagitan ng maraming ginto o ano paman. Dahil yan sa kagandahang loob na ibabahagi natin sa kanila. No? Mga mahal kong kapatid, itong na-discovery ko, nalulungkot ako. Why? No? Mga taga Central Bank, hindi nyo ito maitatago eh. Kaya minsan sasabihin na transmittal, MT, MT103, MT, anong MT? Talagang MT! Wala talagang laman. Ngayon, pag gumawa kayo dyan ng, direktahin ko na kayo. Katulad nung nangyari sa Malaysia, na bakit umano yung ekonomiya nila? Kasi madiskubre eh, no? Madiscovery talaga. So, ang mga tao, masaya na yung tao eh. Pero, walang lihim na hindi nabubunyag. Pangalanan ko na, sorry ha. Katulad ng kapa, no? Yung iba, talagang sasabihin na talagang masaya dahil kumikita sila, blah, blah, blah. Kasi tumutulong doon sa mahirap. But the fact of that, behind of it, merong something at alam nyo yan. Kaya bakit nabuwag ang kapa? Hindi nga pababayaan ng Diyos na yan ay magpatuloy ang mga liko ng mga gawa. Ihahayag at ihahayag. Sorry sa lahat ng member ng kapa, ha? Kasi kung talagang tumutulong, no? Ay hindi sa pakikialaman, no? But katulad ng sinasabi ko, lahat talaga ay may lalantad. Malalim itong usapin. Isa pa, kasi itong mga sinasabi ko is not my own understanding. This is from the system. No? This is from the system. Nakikita ko. No? Sandali lang, may nabasa ako. Alam ko na. Ito yata yung sinasabi nila about sa dollar tokens, no? Ito medyo this is the top confidential, no? Okay, description. Release of 6th section of the Federal Financial Institution Examination Council's Bank Secrecy Act
anti-money laundering, no? Examination manual, ID, blah, blah, blah. Ay, ayoko na, no? Kasi mga, ang daming copycat, no? Alam ko na yan. Kaya yung matanda dyan, may nalalaman ka pang ano sa akin, masos. Ngayon, ang tanong, Lady Min, kung mayroon kang alam, bakit hindi ka kumilos? Sapagkat ako po ay sumusunod lamang kung ano ang dikta sa akin, hindi ko po pwedeng pangunahan. Dahil itong mga nangyayari sa atin na kabilat kanan na mga dilubyo dyan at mga sakuna. Ano ba ang sinabi? Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa parunong. Eh kung sino-sino ang mga dinidiyos ninyo eh. Kasi itong mga nangyayari sa atin, itong pag-open it, hindi lang ito tumutukoy sa material, but also in spiritual. No? Wow, ang ganda nito, ha? This is not my own understanding, mga kapatid. Naka-data yan, no? Naka-system po yan, mga kapatid. And I am not a hacker. Kahit sino magpatawag sa akin, ang inyong abang lingkod is not a hacker. No? I have an authority. At my authority ay handang makipagtulungan yan. Kasi according doon sa iniwan sa aking instruction, kailangan kong igalang ang pamahalaan. Hindi ako katulad ng iba, pabagsakin ang pamahalaan. Liliwanagin ko, ha? Kaya noong nakarang taon, may nagsasabi, yan si Bongbong, ang presidente natin hanggang December 17 o ano na, 2024. Bakit nandyan pa rin yan? No? And mark my word, no? And mark my word. Hanggat hindi nabubuksan yan dahil sila ang nakaposisyon. Alam nyo, kahit sino namang presidente dyan eh. Bakit yung panahon ni Digong o ano? Multi mga bullet train, mayroon bang tumakbo? O drawing, mayroon. O, diba? Tapos yung mga sinasabi na yung mga pinagawa na mga kalsada, na mga ganito, hindi nyo lang alam, no? Hindi nyo lang alam. Kaya, let's shake it and let's see who is rattled and rolled. Apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, kikilos yan sa apat na direksyon ng mundo. Hmm? Tingnan ninyo, at meron akong gustong ibahagi sa inyo. Di ba nag-vlog ako that magkaroon ng epidemya itong 2024? Napanood nyo ba sa social media yung kung hindi ako nagkamali sa icebergs, no? Sa icebergs. Talagang nagbagsakan yung mga malalaking tipak ng yelo, no? That is one of the cause ng global climate change, no? Naalala niyo ba yung mayroong scientist na lima na sinasabi nila na 20 hanggang 2025 talagang kalunos-lunos ang mangyayari sa Earth natin, sa planetang Earth, no? Pinakulong pa sila, no? Yung limang scientist. Why? No? Sapagkat nakikita nila yan. Maging ang mga yan ay ginamit yan. Sabi ko nga sa inyo, kahit Illuminati, ginamit yan sa program eh. Nandito sa atin ang tinatawag na protocol, protocol covenant. Protocol covenant about sa global wealth. At ang pagbubukas talaga niyan ay hindi pwedeng puro spiritual. Meron talaga yung material yan. So ngayon, ano ang dapat gagawin? The question is, ano ang dapat gagawin? Kaya, hindi ko man sila, actually, na-mention ko na itong mga to and the others eh, no? Kayong mga pinagkakatiwalaan ng mga items, no? Tandaan ninyo itong sinasabi ko. Malapit na ang araw na maging ang mga yan, eh kahit igulong-guling nyo yan sa harapan, wala nang pakinabang yan, no? At tawag nito at mayroong solusyon sa lahat ng bagay na yan. Gisample ko na yung susi kanina, ha. Sana nag-gets ninyo ang ibig kong sabihin kanina, no? Gidemo ko na yan sa inyo. Alam niyo mga mahal kong kapatid, masakit. Kay katulad ng sinasabi ko sa inyo. Ako, the more na nararamdaman ko ang pahirap, the more, no? The more na mas nararamdaman ko ang maraming nangyayari sa kapaligiran natin, no? Let's shake it and let's see who is rattled and rolled. Ang India ngayon, anong nangyari? At tingnan nyo naman sa Pacific Ocean kung sino ang nakakasubaybay sa social media. Di ba sa Pacific Ocean, merong na-discovery ngayon na napakalaking Buddha, no? Napakalaking Buddha. The question is, bakit, paano nangyari yon, no? Katulad ng sinasabi ko sa inyo,
Ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. At lahat ng pinag-uusapan na kayamanan ay hindi lang dyan ang may kinalaman ay ang mga human being. May kinalaman din dyan ang hindi pangkaraniwang nilalang. Like for example, alien. No? So, alam ninyo mga mahal kong kapatid, kahit i-research ninyo ito, kung bakit ang silbing pinanalinginan ng mga kapatiran natin Japanese, yung Buddha nila. Yung Buddha nila mismo, yung ginaganon-ganon nila ba, ay may kinalaman yan sa alien, ang kanilang Buddha na sinasamba. No? At katulad ng sinasabi ko, the real dragon, totoong dragon, literal na dragon, ay malapit na yan siyang, ano ba sa Tagalog niyan? Hahaon sa kailaliman ng karagatan. Kaya, na-vlog ko na ito sa inyo dati. Bakit ang mga isda o ang mga sa kailaliman ng karagatan ay nagsihaon, no? May kinalaman yan sa the Ring of Fire and the Global Climate Change. At sa pamamagitan yan, sinabi ko na sa inyo, pag humaon ang dragon na yan, maraming tatangis, maraming... Okay, maraming tatangis na mga nasa gobyerno natin, lalo na yung mga mapagsamantala. Papangalanan ko na, nananawagan ako sa buong pamilya ng Ayala, no? Maging sa mga Villar, no? Kapag hindi pa kayo tumigil, no? Kapag hindi pa kayo tumigil sa pang-aapi ng mga maralita dahil sa lupa na yan, let's check it and let's see who is rattle and roll. Sinisigurado ko sa inyo yan, no? Marami ang natatanggap ang aba ninyong lingkod. Ayala, pamilyang Ayala, no? Pamilyang Ayala, no? Pag hindi pa kayo tumigil, no? Sa pang-aapi ng mga mahirap na pinapalayas ninyo dahil lang sa lupa na gusto niyo maangkin ninyo, no? Alalahanin ninyo, no? Ano man ang yaman ng mayroon kayo niyan, may pinanggalingan yan at malapit na ang panahon para bawiin sa inyo lahat yan, no? Sapagkat ang inyong ninuno ay isa lamang dami, no? Ako ito ang aba ninyong lingkod at kaya kong patunayan lahat yan. Hindi lang ang Ayala family. Lahat yan ay puro dami, no? Lahat yan ay puro dami. At katulad ng sinasabi ko, hindi nangangahulugan na ako'y nagsasalita at nagwiwika sa inyo, ay sinasabi ko na ako ang may-ari niyan. Bagkos, ako'y inyong abang lingkod lamang, no? Ako'y abang lingkod lamang ninyo, no? Binabalaan ko rin lahat ng mga kapatiran, ng mga leader, ng mga shiftin ng ancestral domain, no? Dahil marami na rin po ang nakarating sa akin, no? Sa ancestral domain ng mga leader dyan, no? Maging dito sa Jensan, kaya pinagalitan ko yung isang shiftin dito. Kailan pa sinasabi mo na ibinigay ni dating Presidente Marcos ang ikta-ikta ring lupa sa'yo? Yan, tahasan kong sinasabi sa inyo, hindi po yan ang tinatawag na covenant. Hindi yan, no? Ibinigay lang sa atin ang kapamahalaan ng mga bagay na yan, no? Kaya sa umagang ito, no? Wake up lahat ng may hawak. Pamahalaan natin, walang dapat kasi siguro ang kinabahala ng ating gobyerno ay sila ay paalisin, sila ba... Aayusin lang natin itong naging problema natin dito. Walang paaalisin, maliban na lamang doon talaga sa mga hindi nasusunod. Aayusin lang natin kung ano may problema. Pero ang kayamanan o ang mga tinatawag na mga biyaya, sisikliklig, umaapaw, nakaharang dyan, no? Napakaliwanag, o paano ko ba ito ano sa inyo? Makikita nyo ba ito dito? Ha? Hindi nyo yata makikita eh. Hindi nyo makikita. Hindi ko lang ano to kasi mayroon na naman mga trying hard copycat. Tapos ako pang hanapan ng sinasabi na palatandaan. Ikaw nga, wala kang pinagkatandaan eh. No? Kaya ikaw mismo sarili mo, hindi mo makita ang palatandaan mo. No? Meron pang tinatawag na inter-agency guidelines. Party relationship, risk management. Nakaano to kasi nakaprogram ang mga dapat gagawin. No? Central Bank.
aminin nyo man o hindi, dahil totoo, pero ang nangyayari sa halip na tulungan ang dapat tulungan, sa halip na hanapin ang dapat hanapin, sinamantala ninyo ang pagkakataon. Ano yung mga nangyayari dyan na may mga pangalanan ko na? O di ba nung na last year, mayroon pa kayong nalalaman na kuan, mayroon pala kayong nalalaman na video-video na magre-release ng mga didikal yon sa mata nyo o anong nangyari na KMGS. Oh, sus pastilan, Ginoo. Mhm. No? Tapos ito na naman sa ano kayo, hugas kamay? Oh. Ano kayo, hugas kamay? So sa mga mahal nating mga keepers diyan, no? Oh, pati dito sa mga kalupaan, nandito sa system, ha? Yung sinasabing IPRA law that was established 1997, kung hindi ako nagkamali. But behind of it, no? Merong diyang tinatawag na customary international law, no? That's why ang ICC, ako, I am not abogado, ha? I am not a lawyer, but ba't ko alam yan, no? Just because purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinusugo. Sapagkat ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi puro material, hindi pwedeng puro spiritual. Who am I to tell you like this? No? Bagkos ang aba ninyong lingkod ay ginagamit para sa isang bagay para ipatupad ang dapat ipatupad. At higit sa lahat, ang pinakadiyos ng kaliwanagan ang pupurihin, dadakilain, luluwalhatiin, sasambahin at hindi ang ating mga sarili. Sana kung nagkamali sa inyo, no? Hindi nyo lang matanggap, no, ang katotohanan, yung iba. Galatians chapter 4 verse 4, no? Maraming mga ano yan, but so far, no? Masakit man sa akin na nasasaksihan ko ang mga nangyayari. Wala akong magagawa, katulad nga ng isang awitin ni Jubit Valdivino, no? Sa iyong pangalan, so sa kanyang pangalan, lahat tayo ay luluhod sa kanya. Ngayon, mga mahal kong mga kababayan na taga-Maharlika, mga Maharlikans, kung gusto ninyong mabago ang buhay natin, huwag tayo doon sa kaguluhan at huwag tayong magsipang-ayon dyan sa mga bagay na yan na akala natin yan ang makakahaon sa ating kahirapan. Ngunit subalit datapwat, hindi man nalulugod ang Panginoon sa mga maling bagay na kapamaraanan. So, siya pa rin ang kikilos sa lahat sa pamamagitan ng apat na elemento ng daigdig, elemento ng apoy, elemento ng tubig, elemento ng hangin at ng elemento ng lupa sa four corners ng buong planeta. Not only in the planet Earth, but also in the buong planeta, no? So, sana nag-gets ninyo yung aking ano, yung aking gindimo sa inyo, no? So far, mga mahal nating mga kababayan na nasa mga kabukiran, pangalagaan ninyo ang mga kabundukan, magtanim. Dahil ang totoong gera ay gera ng kagutom, na kahit kailanman ay hindi pa nangyari sa kasaysayan ng buong mundo. Yan ay makikita ninyo sa Book of Revelation, no? Yan ay makikita ninyo sa Book of Revelation. No? So, nagpasalamat ako dahil so far, no, mga mahal kong kapatid, kung sino yung mga nakaluwang dyan, mahabag kayo sa mga mahihirap. Mahabag kayo sa mga mahihirap sapagkat darating ang araw, yung mga pera ninyo ay hindi na mapakinabangan yan. No? Kahit mga ginto ay hindi na mapakinabangan, kahit igulong-gulong nyo yan. No? Malapit na ang kaarawan ng mga araw, no? Magkaroon man ng iba't ibang mga sakuna, mga dilubyo, ngunit ang mga pinili ng pinakadiyos ng kaliwanagan na sumusunod talaga sa kanyang kalooban ay hindi niya pababayaan, no? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isang mapagpalang magandang umaga sa inyong lahat. Mabuhay perlas ng silanganan, mabuhay mula sa sikatan ng araw. Magandang umaga po sa inyong lahat.